Hi everyone, Steffi here and welcome to my channel. In this video is a tarot card reading for Julielmo or Julian San Jose and Elmo Magalona partnership. Coming up! Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana lahat po tayo very happy, very healthy, and very safe. I-share po natin ang peace, ang light, ang love sa isa't isa, sa ating kapwa. Okay? Peace po sa ating lahat. Iwasan po natin ang negativity. Okay? Yan, happy lang. So, ang tarot card reading po natin for today ay para naman po sa tambalang Julielmo or nila Julian San Jose and Elmo Magalona. Okay? So, ang first deck of cards para po kay Miss Julian San Jose. Okay? Na isang Taurus. Actually, pareho silang ano, Taurus ni Elmo. Okay? And then, ang second deck, syempre, para po kay Elmo Magalona na isa ding Taurus, okay? So, parehong Earth sign. Yan. So, peace po sa ating lahat, okay? Ulitin ko lang, be positive lagi sa salita at sa gawa. Yan. Okay, so, ito na yung cards ni Elmo Magalona, okay? Ready? First cards. Page of Swords and King of Wheels. Ayan. Si Julian, King of Wheels. Ayan. Very stable or big time. Mari ding yan ang kanyang pinapangarap sa buhay, yung mag-retire na very accomplished and maraming achievements at sitting pretty o oh, diba, big time and very stable nga. Ayan. Okay, si Elmo naman, ayan, as the Page of Swords, nag-i-spy, nang-i-stalk, okay, or gusto lang naman talaga niyang, ano, maring gusto niya lang din na maging updated kung ano na nga ba ang kaganapan sa buhay ni Julian, okay, kaya, ayun, nagtititingin sa social media accounts, okay. Next. Wow. Page of Pentacles and Knight of Wheels. Tama. Ayan. Ayan. Si Julian mukhang nakafocus talaga sa kanyang kaperahan at nag-iipon. Okay? Para nga ma-achieve yan ang pagiging King of Wheels sa future, sa kanyang retirement. Okay? Mari din namang merong mag-offer sa kanya ng bagong friendship or bagong pag-ibig, okay, or maring bagong offer nga na pagkakapit, pagkakakitaan or pagkakaperahan. Money news. Okay. Si Elmo, ayan, maring may money news para sa kanya or maring bagong project siguro, maring bagong business rin or maring magbigay siya ng offer or offer ng apology or offer ng friendship or offer ng pag-ibig kay Julian. Okay? So, maaring siya yung knight na iyan. Okay? Na mag-offer kay Julian. Maari. Alright, next. Nine of Wands and Strength. Si Julian, ayan, on guard, very defensive pa ngayon. Very defensive, okay? Ipinaglalaban ang kanyang trono. Hindi naman siya nagiging competitive, pero kailangan din niyang, o diba, itaas ang kanyang bandera, o diba, iwagayway. Okay, or maaaring nambablock siya ng mga messages ngayon or nambablock ng mga tao dahil gusto niyang mag-focus dito sa kanyang kaperahan. Okay? Nag-strategize para hindi ma-distract. Iyon, para tuloy-tuloy ang kanyang tagumpay. Okay? Si Elmo, ayan, kanyang strength, o, diba?
Ayan, nahulma ng kanyang mga karanasan, kaya naman may tibay ng loob, may tibay ng katawan. Ayun. Mara ding yan, merong self-love, unconditional love, courage. O, diba? Ayun. Nahulma nga ng panahon. Okay, next cards. Wow. Ten of Pentacles and Three of Wheels. Tama? Si Julia, ayan, naka-focus nga talaga sa kanyang pera, sa kanyang kaperahan. Okay, ayan, halos magkakasunod lahat. Ayan, talking about money. At, ayan, nasa-showcase ang kanyang craftsmanship or yung kanyang pagiging creative, yung kanyang skills, yung kanyang talent dun sa kanyang trabaho. Okay? Kaya naman, yun, nakakamit niya yung stability na gusto niya. Alright? Si Elmo, ayan, mukhang yan din ang kanyang ultimate goal in life, na magkaroon ng sariling family na masaya, successful, contented, satisfied, happy. Ay, nasabi ko na pala yun. Okay? At maring makatanggap siya ng mana or maring mga incentives din, mga bonuses, okay? Or windfall siguro. Okay? Next. The World and the Hanged Man. Tama? Ayan. Si Julian, okay? Ginagamit ngayon ang kanyang wisdom or ang kanyang talino, mga bagong strategies para makausad, okay, para umangat. Mare ding magkaroon siya ng mga sakripisyo para sa kanyang mga pangarap, okay, dahil ayaw niyang maging stuck or maging idle. Moving forward siya, okay, go, go, go. Yun naman. Si Elmo, mukhang merong natapos or merong nakumpleto na task siguro or responsibility. Maring may nakumpletong kurso. Maring may nakumpletong project or anumang contract maybe. Okay, kaya naman panibagong cycle. Alright? Next cards. King of Cups and Knight of Swords. Sino kaya ang King of Cups ni Julian, na very loving and very passionate, compassionate, caring, romantic, okay? Maari ding si Julian mismo yan, na yun, same characteristics, very loving, very tolerant, o diba? Merong empathy. Yun. Si Elmo, mukhang nagkaroon ng lifestyle change dahil dito sa kanyang natapos. Maaring maraming pagbabago na nangyari sa kanya, maaring physical na pagbabago, or yun nga, diet, maaring ganun. At maaring din namang meron siyang gustong sabihin kay Julian. Okay, yan. Parang nagmamadali or mabilis na papunta kay Julian para may sabihin siguro. Kung ano man yun, hindi natin alam. Okay. So, next cards. Ooh. Seven of Wheels and Ten of Swords. Si Julian, mukhang maraming investments or meron siyang investment na kanyang matyagang hinihintay ang resulta or ang balik, ang ani, or ang harvest. Okay? Si Elmo, mukhang merong painful ending. May natapos na or nagwakas na balungkot or masakit. Okay. Ano kaya yun?
Next. King of Cups and the Lovers. The Lovers ni Julian. Ayan. Romantic love, deep love, relationship, partnership. Okay. King of Cups ni Elmo. Maring siya iyan. Na very compassionate, very loving. O diba? Very helpful. Tolerant. Ganun. Okay. Or maaring isa itong tao na hinahangaan niya, okay, na kanyang idol pagdating sa love. Yun. Okay, next. So last cards na po para sa Julielmo mo. Okay. Ace of Wheels and Page of Cups. Ayan. Si Julian, di matapos-tapos ang kaperahan. May bago ulit. Maring bagong offer, bagong project, bagong contract. Basta anything na pagkakaperahan, okay? Maring ding bagong offer nga ng pag-ibig or friendship. Okay. Si Elmo, ayan. Mukhang merong new love or bagong pag-ibig, maaari ding bagong trabaho, okay, or maaari din namang nagvo-volunteer siya sa isang mission or sa isang dental medical mission or sa isang project ng isang organization, ganun, or non-government, maaari, okay. At mukhang ano yan, mukhang meron naman siyang offer para kay Julian. Maring offer nga ng sorry or friendship or pag-ibig, okay, gaya ng yan, ng card niyang iyan, meron din siyang offer, okay. Ano nga kaya iyon? Okay, so ang first card ni Julian, yan ang kanyang retirement plan na big time or stable, stability, okay. Ang last card, kaperahan pa rin, mga bago na parating, pagkakakitaan. Ang kanyang obstacles, wala naman masyado, very slight. Maaring ito, yan, na nambablock siya ng messages or nambablock siya ng mga tao, okay. Pero ang positive side naman nito ay, yun, pinagtatanggol niya lang ang kanyang bandera, ang kanyang kampo. Or ang kanyang mga mahal sa buhay. Maaari din ito. Yan, kung feeling man niya stuck or unfulfilled. Okay, maaari. Pero ang kanyang mga alas, yun pa rin ang kanyang first card. Ayan, stability. Stability pa rin. At maaaring bagong offer na pagkakaperahan. Maaaring bagong offer din ng relationship or partnership. Ayan ang kanyang pagiging creative and skillful. Ang kanyang inspirasyon. Si King of Cups na very loving and very tolerant. At ito din. Ayan. The Lovers. At ang mga bagong parating, bagong offers, bagong projects. Or anything nga na pagkakaperahan, okay? Or bagong offer ng pag-ibig. Si Elmo. First card, yan, ang pagmamasid, ang pag-i-stalk or pag-i-spy, and yan, ang last card ay ang kanyang offer, maybe offer ng friendship or offer ng pag-ibig, okay. Maraming bagong trabaho. Ang kanyang obstacles, maraming ito din, ang first card, kung siya man yung ini-stalk ng ibang tao na may mga bullies or may mga kontrabida, maraming nasasabi na negative about him, ganun. Maaring obstacle niya iyan, okay, kung siya nga yung ini-spy ng ibang tao. At ito,
Niya na merong painful ending or merong nagwakas na masakit or malungkot. Pero ang kanyang mga alas, ito naman, o diba? Bagong offer or maring maninus ang kanyang courage or ang pagiging bold, ang kanyang unconditional love. Ito, ang mga bonuses or incentives, maaari ding mana, okay? Or very successful na family. At ito, merong natapos or nakumpleto na task, kaya naman feeling niya very fulfilled and accomplished, ganun. Maaari din ito, ang kanyang lifestyle change for the better, ang pagiging King of Cups, na yan. Na very tolerant, very loving, very affectionate, compassionate, passionate. At yan, okay? Maring bagong pag-ibig or bagong trabaho. Okay? So, yun pa yung tarot card reading ng Julielmo. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo pa yung susunod nating tarot card reading. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.